Sinong una, okay na eh, pero na-friendzone ako. Alam niyo ba yung meron kayong crush? Tapos, lagi na kayong magka-text. Minsan lumalabas pa kayo, nagiging shoulder to cry on ka na. Tapos malaman-laman mo lang na wala ka palang pag-asa. Naku mga friends, alam niyo na to. It's called the friend zone. Pag-usapan natin. Nasa ultimate crush ko kasi siya. Buong college life ko siya lang talaga yung crush ko. Famous siya sa school namin kasi magaling siya sumayaw. Magaling din siya kumanta. Tapos masipag din mag-aral. Kaya sa kanya yung lahat ng gusto ko sa lalaki. Ay, crush ko kasi siya. Inood ko siya sa Facebook. Pinanood ko lahat ng music video niya. Pinanood ko. Tapos nilike ko lahat para mapansin niya ako. Okay. Never talaga ako. Tapos nagre-review kami nun eh. Tapos nagpipicture pa kami. Bigyan nag-pop up yung cellphone ko. Tapos nag-chat siya. Parang hi ata. Hindi ko na lang pagkakatandaan yung chat niya. Tapos nagulat ako. Tapos okay. Tapos tuloy-tuloy conversation namin. So inisip ko, bakit kaya ako chinat? Sobrang kilig na kilig ako. Hindi ko kasi alam re-reply ko. Nagpapatulong ba ako sa kaibigan ko para hindi mag-end yung conversation. Kasi gusto ko nga kausap. Alam niya naman sigurong crush ko siya. Pero hindi ko inamin kasi yung feeling kong mali ko din. Hindi ko inamin kasi inisip ko babae pa din ako. Pero one day, bigla na lang mawala. Sinabi na para mas okay na maging friends na lang kami. Feeling niya daw hindi kami bagay. Friendzone. Wala, it's a fact of life, hindi ba? Parang kung meron kang gusto sa isang tao na ayaw sa'yo, ma-friendzone ka kung mabait yung tao. Dati ang tawag dyan, binabasted. Pero ngayon, kesyo connected tayo palagi. Siguradong makakasalamuha mo tong taong to kung hindi man sa totoong buhay, kahit sa social media. Ang tawag natin sa kanila mga friends. But in real life, it's just that hindi kanya nagustuhan. So ito ang mga sub-zones ng friend zone. Scene zone. Ito yung tipong nag-text ka tapos nakita mo namang nabasa na niya pero walang sagot. LOL zone. Ito yung medyo malapit sa scene zone. Nag-text ka, pero ang sagot lang sa'yo either haha, K, which makes it the K zone. So, haha zone, LOL zone, K zone. Medyo magkakapatid yan. Ang point, gusto mo pang makipag-usap, pero pinuputol na yung conversation. Kuya zone or ate zone, o mas malala, tito zone or tita zone. Yung tipong feeling mo, nagkakamaigahan na kayo ni crush, tapos ang sagot sa'yo biglang merong ate, kuya, or tito o tita. Nako, napakasakit yan. Parang siguradong wala ka ng chance. Pero pa isang klase, yung tinatawag na charger zone. Ito yung kapag kinakausap ka lang kapag meron siyang kailangan sa'yo. Ang hihiram ng charger, o di kaya hihiram ng notes, o di kaya gusto lang ng kausap dahil malungkot, pero pagkatapos, hindi na magpapakita. Pero namang fenomeno na tinatawag na ghosting. Ito yung kapag bigla na lamang nawawala yung kausap mo, iiwan ka sa ere, kahit na noon ay nakikipag-usap siya sa'yo, medyo friendly pa nga, o baka sweet pa nga, pero one day biglang mawawala na lang. Yan ang tinatawag na ghosting. Masakit ma-friend zone, alam natin yan. Ito ang ating friend zone first aid kit. Unang-una, magpaka-busy sa iyong career, sa pag-aaral, o baka meron kang hobby. Alam ko sumali ako ng pageant. Saka ko siya nakalimutan kasi parang naging busy ako, wala akong time. Parang after noon, ayun. Okay. Bulat na ang pag-isip ko, move on na ako. Pangalawa, magpaganda o magpapogi. You can improve yourself, but do it for yourself. Love yourself and take care of yourself first. Magpaganda ka para pag nakita niya, okay. Huyo ka ngayon. Pangatlo, huwag nang mang-stalk. Huwag na kayong magbubukas ng Facebook, Instagram. Bawat minuto na lamang, inaalam kung ano nangyayari sa buhay ng inyong diniligawan. Okay lang yan. Paunti-unti, bawasan nyo na yan hanggang sa one day. Pagising mo sa umaga, hindi mo na siya iniisip. Talk to a friend. Maraming mga kaibigan dyan. Don't keep all of these feelings bottled up inside you. You can open up to your friends and your family. It also helps in the process of moving on. Ito medyo magiging serious ako ng konti ah. May mga lalaki nagiging male privilege eh, di ba? Na porque niligawan ko tong babaeng ito, porque linibre ko ng dinner, porque hinahatid ko sa bahay, parang feeling mo obligated na silang sagutin ka. Hindi naman tama 'yon. Both for girls and for boys. Ano ang may papayo mo sa ibang nasa ganitong sitwasyon, babae man o lalaki, para hindi sila masaktan o hindi sila malagay sa alanganin? Huwag na lang tayo mag-assume para hindi tayo masaktan. Hindi masama mag-effort, pero kung wala naman na,
tigil mo na kasi nasasaktan ka lang kung patuloy mo pa lang. Patuloy mo pa din siyang gugustuhin eh hindi ka naman talaga niya gusto. Paganda ka din. Correct. ako masasabi ko lang para walang gulatan. Huwag ka na mahiyang magtanong, di ba? Kung kunyari, ilang buwan na rin naman kayong nagkikita o nag-uusap, may karapatan ka na namang sigurong magtanong, di ba? Para sa mga nanonood, kung meron kayong experience sa pang-friend zone o malagay sa friend zone, please leave a comment in the comment section below. Pag-reply ba sa mga message? Enough na ba yun para isipin mong, ay, baka may chance ako? So, ibig sabihin ba nun kung wala kang gusto? Kung yung message na parang may clear na, uy, kumain ka na ba? Ingat ka sa pag-uwi mo, yung mga ganun. Good night, mga ganyan. Para sa akin, may something yun. May something yun. Tapos mag-uusap kayo hanggang madaling araw. Siyempre, may something. May nag-puyat ka eh. Pinuyat mo ako eh. Pinuyat mo ako, sinayang yung oras na dapat natutulog ako. Nagustuhan mo ba ang video na ito at may natutunan ka? Share mo naman with a friend at subscribe to youtube.com/GMA Network for more videos like these.